Okay, no? Ay, kumusta, no, mga apo? At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang lihim na pagkilos sa kapangyarihan ng Diyos kung paano itinataboy ng salita ng Diyos ang panggugulo ni Satanas sa ating buhay. Maaaring hindi natin ito nakikita, pero ito ay ating nararamdaman dahil sa bigat ng ating pakiramdam at ang hindi natin alam na may isang laban na maaaring lalabanan natin o lalabanan mo sa buong buhay mo. At ito ay ang pakikipaglaban sa kasalanan. Alam kong may mga tao ngayon na pinanghihinaan na ng loob. May ilan din na pagod na sa pakikipaglaban sa kasalanan. At ang iba ay halos sumuko na, nawala na sila ng lakas. Ang totoo, lahat tayo ay nakaranas ng ganito. Hindi lamang tayo basta nagkasala. Tayo ay mga alipin ng kasalanan at pagpapakasala. Kaya hindi lamang tayo nangangailangan ng kapatawaran, kundi kailangan din natin ng kalayaan. Kalayaang walang ibang makapagbigay sa atin, kundi ang Diyos lamang. Ito lang ang gusto kong isaisip mo, na gaano man kalakas ang pagpaparamdam ng kasalanan sa iyong buhay. Lagi mong tandaan na mas malakas pa ang kapangyarihan ng Diyos. Sa Eksodo, mababasa natin ang kwento ng kapangyarihan ng Diyos na pinapalaya ang kanyang mga tao mula sa pagkaalipin. Sa Kabanata 14, mababasa natin ang pagtawid ng mga tao sa Red Sea. At bago tumawid ang mga tao ng Israel sa dagat, nakaharap na nila ang kanilang mga kaaway. Ang kanilang kaaway ay malakas at sila ay mahina. Ngunit ang mas malakas ay ang Diyos na gumagabay sa kanila. Kaya sila ay nagtatagumpay. Narito ang tatlong katotohanan na makukuha natin sa Eksodo chapter 14. Una, ayaw ng kalaban o ni Satanas mismo na palayain ka. Sa puntong ito, ang mga bagay ay hindi naging maganda para sa paraon. 10 salot ang yumanig sa kanyang bansa. Namatay ang kanyang panganay na anak at nawala na sa kanya ang lahat ng kanyang mga alipin. Ngunit ang taong masasama at gutom sa kapangyarihan ay kadalasang hindi makatwiran. Kaya hindi sumuko si Paraon kahit na nakita niya ang ebidensya na ang Diyos ay mas malakas kaysa sa kanya. Noong nabalitaan niya na ang mga tao ng Israel ay tumakas mula sa kanyang bansa, sinabi niya na pabalikin sila. Kumuha siya ng 600 piniling karwahe at iba pang mga karwahe at hinabol niya ang mga tao ng Israel, kasama ang kanyang buong hukbo. Ganito talaga ang kabaliwan at kasamaan ng ating kaaway. Tinalo na ni Jesus si Satanas, kaya wala na siyang kakayahan pang mangusig. Ngunit hindi siya tumigil sa kanyang mainit na pagtugis sa bayan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo maaaring maging kampante. Dapat tayong magbantay. Sinasabi sa 1 Pedro chapter 5 verse 8 at ganito ang ating mababasa. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ngayon, ikaw ba ay nag-iingat? Alam mo ba ang mga ginagawang diskarte ni Satanas para ikaw ay mismo nang lumapit sa kanya? Dapat matukoy mo ang mga kakaibang paraan ng pagtukso ni Satanas sa iyo. Ito ba ay sa pamamagitan ng mga bisyo, pagkahapo, pagkabagot, galit, kalungkutan, o pagmamalaki at pagmamataas sa iba? At alam mo ba kung kailan, saan, at paano ka hinahabol ng kalaban na si Satanas? Dapat maging maingat tayo
dahil ayaw niya tayong pagkawalan. Ikalawa, nakikipaglaban ang Diyos para sa iyo, para sa atin. Sa kwento sa Exodo chapter 14, nalaman natin na takot na takot ang mga tao habang nakatingin sila sa kanilang kalaban. Pagkatapos ay nagrereklamo sila sa Diyos dahil akala nila na madali lang ang pagsunod sa Diyos mula sa pagkaalipin. Ginagawa natin ang pagkakamaling ito sa tuwing iniisip natin na magiging madali lang ang pagsunod kay Jesus. Hindi naman niya ipinangako ang ganon. Bagkus ay sinabi ni Jesus na kung sino man ang gustong sumunod sa akin ay pasanin ninyo ang inyong krus. Ngunit binibigyan tayo ng Diyos ng isang tunay na pangako. Mababasa natin ito sa Exodo chapter 14 verse 14. At ganito ang ating mababasa. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Tayo ay nakulong sa kasalanan at wala tayong magawa doon. Ngunit si Kristo ay kumikilos ng buong kapangyarihan at pumwesto sa pagitan natin at ng ating kaaway. Ang iyong pakikipaglaban sa kasalanan ay totoo. Ngunit hindi ka nag-iisa. Si Jesus ay lumalaban din para sa atin. Siya ay namatay na lumalaban para sa atin. At sa tagumpay ng kanyang muling pagkabuhay ay nanalo rin tayo. Lagi natin itong tandaan na hindi tayo lumalaban na nag-iisa. Ipinaglalaban tayo ng Panginoon. Ikatlo, ililigtas ka ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, alam natin ang kahinatnan ng ating buhay. Tayo ay ililigtas kay Kristo. Siya lang ang bukod-tanging sandigan na maaasahan natin. Pero minsan, iniisip pa rin natin na hindi dinig ng Diyos ang ating mga dasal. Kailan ba matatapos ang ating mga pakikibaka laban sa kasalanan? Sa madaling salita, puro tayo reklamo sa buhay. Subukan nyo namang magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay at biyayang inyong natanggap. Kahit pa ito'y isang masakit na katotohanan na nangyari sa inyong buhay. Dahil ang mga bagay na ito ay ginamit ng Diyos para ikaw ay mas maging matapang sa pagharap sa buhay. Nalalaman natin sa kwento sa Exodo chapter 14 na iniligtas ng Panginoon ang mga tao at nakita na lang nila ang kanilang mga kaaway at ito ay namamatay na lang sa dalampasigan. Kaya darating din ang araw na ang kalaban natin ay mawawala na ng tuluyan at si Satanas ay pupuksain. Mabubuhay tayo sa kawalang hanggan na wala ng tukso at wala ng kasalanan. Sinasabi sa atin ng Revelation chapter 22 verse 3 to 5 at ganito ang nakasulat. Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. Lagi nating isaisip na kung tayo ay may matibay na pananampalataya, tayo ay magwawagi sa lahat ng labanan sa ating buhay. Dadalhin tayo ng Diyos kung saan siya maghahari at mapapasa atin ang kaharian niya magpakailanman. Okay no? Maraming salamat no mga po sa inyong pagkikinig. Sana'y nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon ang ating ibinabahagi ngayon. Muli, ako pa rin ang inyong Lolo Kakoy. Maraming salamat! Bye-bye!